Lahat po ng aking mga kaibigan dito sa lalawigan ng Rizal, magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig din na po ang aking running mate na sa aking palagay. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, kapag naririnig ko si Inday Sara na magsalita, eh lagi kong naaalala at yung binabanggit ko, binibida ko po sa inyong lahat, sa aking palagay, sa lahat ng mga presidential candidate. Pa-share na live, mga BP. Pa-share na live. Ngayon na po, please. Pa-share na live. Ako na ang pinakamapalad na presidential candidate dahil ang maging vice presidential candidate na kasama ko ay thank you, sir. Ken, sa 100 stores. Thank you po. Pinakamabait, pinakamahusay, at higit sa lahat ay may panindigan si Mayor Inday Sara Duterte. Napakaganda po ng tambalang Marcos at saka Duterte. Dahil po, hindi lamang dahil napakagaling ng aking Vice President, kung hindi dahil po kami ay nagkakasundo sa aming pananaw kung ano ang mga pangangailangan dito ngayon sa Republika ng Pilipinas na ngayon ay nakalubog sa krisis ng pandemya. Kaya po ay napakaganda bukod pa sa aming pagkakaintindi ng ating mga problema ay isa pong mahalagang simbolo ang aming pagsasama, ang pagsanib puwersa ng Marcos at saka Duterte. Patag ako kay TP. Patag ako kay TP, mga ka-BP, no? Patag ako. Tag natin si Tingging Pinoy. Kaya po kami ay tinatawag na unity team. Dahil po ang sa aming palagay, ang pangangailangan ngayon para dyan, tayo ay makaraos dito sa ating hinaharap na krisis ng pandemya, hinaharap na krisis na ekonomiya, ang ating siguro dapat ay layunin ay maging magkaisa muli ang Pilipino, magsama-sama ulit ang mga Pilipino at magmamahalan ulit ang mga Pilipino. Dahil po, kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng ating hinarap na krisis, gera man, lindol, bagyo, sakuna, kahit na anong krisis na hinarap natin bilang Pilipino, tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. Nakaraos tayo dahil nagsama-sama at nagtutulungan ang mga Pilipino para pagandahin ang buhay ng yan, Pilipino. Sige, tag natin si Tingging Pinoy. Tag natin. Pilipinas. Kaya po, itag natin si Tingging Pinoy para ma-share niya yung live natin. Kaya pinapakahalaga na ang aming partnership ni Inday Sara. Dahil po ito'y napakamahalaga at magandang simbolo ng pagkakaisa. Kung ang isang tiga Ilocos Norte na nasa Norte at ang isang tiga Davao na nasa Mindanao ay kaya namang magsama, ay sa palagay ko, ay kami manggaling kami sa magkabilang sulok ng Pilipinas. Anak, kung kaya po namin magsama, siguro naman kaya natin ipagsama lahat ng mga Pilipinas. Sa aming pag-iikot po, ito po ang tuluyang namin isinisigaw, ang pagkakaisa. At nakakataba po ng puso na makita na ang ating mga kababayan ay tinatanggap ng buong loob ang ating mensahe ng pagkakaisa. Pag inisip natin ito, hindi naman po kataka-taka ito. Dahil ang ugali po ng Pilipino ay mababait. Pa-share po ko ng live natin sa ibang BBM group, no? At sa mga OFW group. Ngayon na po, pa-share po ko ng live natin. I-tag nyo rin si Tingking Pinoy. Nagahanap siya ng malino na live, okay? Hindi naman tayo nagahanap ng gulo. Ang Pilipino ay simple lang naman ang hinahanap sa buhay na magkaroon lang ng disenteng buhay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang Pilipino.
Kaya po, pagka tinitignan po natin ang ating hinaharap na krisis ngayon, sa ngayon, dahan-dahan tayong lumalampas na sa pandemya. Dahan-dahan na po tayo nakakabalik sa ating dating buhay. Ngunit marami po ang naghirap dahil sa nakaraang dalawang taon. At sa aming pananaw, hindi wala na ibang sagot kung hindi ang pagkakaisa. Dahil kahit sino po na nag-iisa, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano hindi na kumakain, hindi na natutulog, kahit anong gawin niyan tao niyan, ay kakaunti lang ang kanyang magagawa. Ngunit kapag ang lahat ang sambayan ng Pilipino ay sabay-sabay na kumanaw, mararamdaman po natin ang pagbabago, mararamdaman po natin ang pag-uunlad ng Pilipinas. Kaya po yan ang layunin namin para sa Pilipinas. Yan ang aming pangarap na makita muli na nagsasabay-sabay, na pinagbuklod-buklod natin ang mga Pilipino na kapit-bisig, humaharap sa krisis, humaharap sa problema at tinutulungan ang kapwa Pilipino. Yan po ang ating hangarin, yan po ang ating pangarap, yan po ang ating ipinaglalaban. Sige po, patag ako sa Thinking Pinoy. Baka mapansin niya. Alam namin po, noong araw na ito, na dito sa lalawigan ng Rizal, ay sinimulaan natin itong ating tinatawag na pagkikilos sa pagkakaisa. Ito ang araw kung saan tayo nagsimula na ipagsama-sama muli at ibalik sa ang ugali ng Pilipino na matulungin, na mabait, na ang ating katangian na ipinagmamalaki sa buong mundo na tayong mga Pilipino ay makabayanihan at tumutulong sa isa't isa. Kaya po, itong simula na ito, ito pong simula na pagsisimulan natin dito sa kilusan ng pagkakaisa ay napakahalaga po. Dahil kung ipagpapatuloy natin ang ating ginagawa, ang ating sinimulan dito sa araw na ito, ay nahandaan nating makikita na bumabalik ulit ang Pilipino at makikilala muli ang Pilipino dahil hindi lang tayo makakaraos kundi sisikat pa ang Pilipinas at haharap ulit tayo sa buong mundo at sasabihin ulit natin, ako ay Pilipino, taas ang noo kahit kanina. Po, ipagpatuloy natin ang nasimulaan natin dito ngayong araw na ito. Ipaglaban natin ang ating pagkakaisa. Gawin po natin ang lahat ng sakripisyo na kailangan gawin para makamtan natin itong pagkakaisa na ating pinag-uusapan. At pag pinagpatuloy po natin ang ating ginagawa at ipinaglalaban po natin ang ating advokasya, at hindi natin ititigil ang ating ginagawa hanggang tayo'y magtagumpay. At ang pinag-uusapan kong tagumpay ay hindi lamang tagumpay sa halalan sa darating na taon, kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Nasa kamay po natin ang kinabukasan. Maaari nating masasabi na itong halalan na hinaharap natin ay isa kung hindi ang pinakamakabuluhan na halalan dahil dito natin malalaman kung saan ang tutunguan ng ating bansa, kung saan pupunta ang Pilipinas. Kaya po, ipaglabang po natin ang pagkakaisa, ipaglabang po natin ang mga Pilipino. Ang tagumpay ng pagkakaisa, yung pong hangarin na yan, ay isa, wala na tayong kailangan gawin kapag nagawa natin yan. At nagawa natin ang lahat ng Pilipino ay nagtutulungan.
At ipinagpatuloy natin ang ating sinumulaan dito sa lalawigan ng Rizal sa araw na ito. Asahan po ninyo, sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay niyo sa amin ni Inday Sara. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang lalawigan ng Rizal! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming